Nakatakda na rin sa sampahan ng kasong qualified human trafficking si Alice Guo anumang araw ayon sa Department of Justice dahil ito sa kaugnayan umano ng Guo sa operasyon ng ilegal na POGO sa Bamban, Tarlac. May unang balita si Rafi Tima. Sa Senado, unang naungkat ang mga kwestiyon sa pagkakakilanlan ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo habang sinisiyasat ang kanyang pagkakaugnay sa niraid na POGO sa Bamban, Tarlac na umuupa sa Baoful Land kung saan naging incorporator si Alice Guo. Pero ang iginigit noon ni Guo, ibinenta na niya dati ang kanyang share sa Baofu. Hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cattler po ng POGO. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng POGO. Kalaunan sa mga hearing, nauwi ang mga tanong sa kung sino ba talaga si Alice Guo. At lumabas sa pagsisiyasat ng NBI at COMELEC sa fingerprint ni Guo, pareho ang kanilang fingerprint sa isang Guo Huaping na Chinese citizen. Ako ay po isang Filipino. Lumaki din po ako na alam ko po ako ay isang Filipino po. Ayon sa DOJ, anumang araw, isasalang sa korte ang kasong qualified human trafficking laban kay Guo. Meron siyang kaso na non-bailable. We expect it to be decided very soon ng prosecution. Pag final sa court yan, no bail yan. Hindi nag-aalala si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya sa posibilidad na muling tatakas si Guo dahil oras na may maisang pangkaso sa korte, sabay na rin lalabas ang hold departure order laban sa mga akusado. Sabi rin ng DOJ, wala pa silang natatanggap na opisyal na request kaugnay sa Australian fugitive na si Gregor Johan Haas. Si Haas ang puganteng ayon sa news agency sa Indonesia ay hinihingi umunong kapalit para kay Alice Guo. Mayo nang maaris sa Sabogo, Cebu, si Haas na konektado umano sa Sinaloa drug cartel ng Mexico at nasa likod raw ng pagpasok ng malaking bulto ng droga sa Indonesia. Nasa BIA detention facility sa Taguig si Haas. I cannot make any statements on that because the talks have only just started this morning and I think it's only about to start. So I don't have any informations to disclose. So far, wala pa kami information na ganyan. Wala ho kaming contact with anybody about the prisoner swap. Nabalitaan ho namin through Indonesian media actually. Ang prisoner swap po, yan po ay trabaho ng DFA. Kung meron pong request ang Indonesian government, sa DFA po padadaanin yan. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.